Martes na, mga kapartner sa business. Buksan ang isipan sa mga bagong kaalaman sa negosyo, ekonomiya, at hanap buhay. In the heart of business. At ngayon, narito na ang mga kilalang business columnists at broadcasters, Maru Pahati Sarne at Lito Gagni. Hello! Hello, hello! Hi! Magandang hapon, mga kaibigan. Welcome po dito sa In the Heart of Business. Ako po si Maru Pahati Sarne, ang partner ko. Si Lito Gagni, nasaan? Kanina lang kausap ko eh. Nasa isang meeting yata kanina. Ang taas naman na upuan. Anyway, ngayong hapon na ito ay magsasama-sama po tayo hanggang... nasa boardroom pa. Okay, sige. Pakitawag na lang si partner Lito. Anyway, ngayong hapon na ito ay ating tatalakayin ang mga may kinalaman sa business, sa ekonomiya po natin, at syempre sa mga pangkalahatan pong nangyayari sa ating kapaligiran. Ngayong hapon, kasama ko rin dito yung mga pabangking ko. Nandito na si Vernon Pahati, tsaka si Ulrich Bono Pahati. Kasama natin ngayong hapon. Kanila raw kukunan yung mga ginagawa ko sa bawat araw. Ayan. So matutuklasan nyo na kung ano aking mga ginagawa. Hello, Bener. Hi. Yan, si Bener Contehino. Yan, pioneer yan. Ng DWIZ, kasabayan ko yan. Na nagsimula dito sa DWIZ. Kunan nyo si Bener. Ayan. Yan, oo. Yan. Dapat yan ang kinukunan yung araw-araw na ginagawa eh. Malalaman nyo kung saan bumabarik. Anyway, so mga kaibigan, kayo po ay nanonood, nakikinig po ngayon sa DWIZ 882 kHz AM. Sa FB tayo po ay live sa DWIZ 882. At syempre sa IZTV Channel 23, napapanood din po tayo. At sa inyong mga digital gadgets, no? Ay mapapakinggan nyo rin po at mapapanood ang ating palatuntunan. Sa ngayon, mga kaibigan, ay ang ating piso po ay medyo lumalakas ng bahagya, no? 57 pesos and 28 centavos po yung pagsasara niya yesterday, 57.28. Ang atin naman pong gasolina ay tumaas naman po ngayong araw na ito. Tapos ang atin naman pong diesel, yan yata ang nag-rollback, no? Pati ang kerosene, tumaas din eh. Magandang hapon sa lahat ng mga nanonood at nakikinig na sa atin ngayon. Si Maria May de la Peña Absalon ng Barangay Tinukan, Tanay Rizal. Kumusta kayo dyan? Okay na ba yung tubig nyo? At yung ating mga kababayan din po na nandyan sa China, sa Hong Kong, silang lahat ay nakatutok dito po sa ating palatuntunang In the Heart of Business. Sinintay lang natin si partner Lito. Mukhang mainit yung kanyang pag-upuron sa boardroom, kaya hindi pa natin siya makasama ngayong hapon. Anyway, antay-antayin nyo lamang, pero syempre bibigyan ko naman kayo ng mga latest na balita kaugnay po ng ating ekonomiya at kalakalan. Ngayon pong araw na ito, Martes, sa Nobyembre 15, ay sa isinagawa pong pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos dyan po sa ASEAN Summit sa Cambodia, wala pong nangyari na naman doon po sa usapan sa Code of Conduct. Kasi hindi po ba may Code of Conduct sa South China Sea na noong pa pong 2002 yan na naisulat, kaya lang hanggang ngayon ay hindi pa rin po talagang na ipatutupad ng gusto. Wala pang final. Hindi pa na isa sa pinal ito pong Code of Conduct. Ayon po kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr., nung nag-meeting sila, inulit daw po niya doon sa grupo na madaliin na, iginiit niya na meron talagang pangangailangan, urgency na maisagawa na itong Code of Conduct na ito. Biruin niyo, 2002 pa eh. Anong year na ngayon? 2022? 20 taon, 20 dekada na hindi po finalized yung Code of Conduct. Eh, ang isa po sa mga nakalagay dyan sa 2002 Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea ay to undertake
exercise self-restraint in the conduct of activities that would complicate or escalate disputes and affect peace and stability, including, among others, refraining from action of inhabiting on the presently uninhabited island. So, bawal. Bawal na tirhan, bawal na maglagay ng anuman dyan sa mga isla na nandiyan po sa South China Sea, na tinatawag naman natin na West Philippine Sea, yung bahagi po natin. At bawal din na galawin yung mga bahura, yung mga isda dyan, bawal galawin yan, yung mga corals at iba pa, at ayusin ang mga sigelot sa maayos na pamamaraan. At nandito na po ang ating partner, Lito Gagne. Hi, partner! Oh, tumakbo ko! Grabe! Hiningal ka ba? Kumusta lang? Oo, eto, kasama ko ang aking mga pamangkin. Ayan, mga nephews ko mula sa Pahati family. Ayan. Wow. Si Vernon at saka si Ulrich Bono. O, ano masasabi nyo ngayon? Gumagana na ba ang negosyo sa Pilipinas? Maganda na ba? Kayo ba'y bumibili na ulit? Oo, nakakabili ba kayo ng mga gusto nyo? Ha? Oo naman, oo. Kaya pa, kaya pa. Humihinga pa. Marami pang pera ang binibigay si tatay niyo, nanay niyo. At saka kumikita sa Mobile Legends. Kasi nagbibenta sila eh. Merong mga skin na ibinibenta. Ano ba yun? Paano ba yun, Bono? Halimbawa, nanalo ka, meron kang points. Ngayon, yung isang natatalo, hingi sa'yo para magkaroon ng additional powers. Ay, ganun ba yun? Halimbawa, magiging invisible. Okay. Ba't alam mo yan? Alam ko lang yung konsepto, pero hindi ako marunong maglaro nun. Ah, okay. Hindi kasi mga, dati may estudyante ko, nagturo ako sa ano, mga champion. Mga champion, mga... Sa abroad, champion abroad. Champion sila sa Mobile Legends, yung mga estudyante mo. Hindi lang Mobile, iba-iba, ang daming laro eh. Oo. So, paano ba yung Mobile Legends ka? Paano kayo kumikita ron? Magkasama kayo. Buy and sell ng account. Ganun. Buy and sell ng account. O, tanggalin mo rin yung mask mo, Bono, para makita rin yung kagwapuhan mo. Ayan. Pwede niyo po siyang mag-live stream po. Kayo, live streaming. Oh, medyo pa, lapit ka, Vernon. Any social media platform. Pwede po mag-live stream. Tapos pag nagugustuhan kayo ng tao, nag-donate sila ng stars. Kumbaga para ka pong ano nila eh. Parang nagiging inspiration ka po nila. Basta, isa ka po sa maglalaro. So, pinapanood ka lang nila habang naglalaro? Yes, ikaw po. Actually, ganyan, gagawin mo lang yung gusto mo. Naglalaro ka. Tapos, as long as nagugustuhan ka po nila, may ganun po. Pinaka-income na. Bono, medyo pasok ka dun sa mic. Parang yung halimbawa sa Bigo Live. Yes, pag nagustuhan mo, meron kang star. Ipagbigay. May yate, kung ano-ano, yan. Ano ba yung Bigo? Yung Bigo Live, hindi ko alam, nakikita ko lang okay. Yun. Nasasabi na sa akin yun. Parang ano ba, yung naka-skimpy clothing sila. And then, kinakawayan ka. Then, tinuturoan ka how to go about the business. Ganun. Tinuturoan ka mga magagandang ano ata. Magandang panimula. Okay. Pero skimpy clothing ang suot. Yun nga. Kasi para yung lumawak ang iyong utak, siyempre, nakikita mo, na-inspire ka, nagiging imaginative ka. Ay, ganon. So, kayo naka-skimpy clothing din kayo habang nagmo-Mobile Legends? Hindi naman. Hindi naman po. naka-brief lang. Naka-brief lang? Naka-ganon. Pwede po yun. Pwede? Yung sa audience mo po or yung sa mga fans mo, kung ano po yung gusto nila, pwede mong gawin. Pero... kumbaga, nasa sayo kung gugustuhin mo rin po. Parang kumbaga nagbablog ka. Hindi ba kayo parang nava-violate, no? Na parang hindi. Nababastos? Hindi. Hindi. Kumbaga, parang nga po nananan. Tama po. Parang porn. So, ganun. Magkano kinikita niyo sa isang ban? Depende po kung gaano po karami. Ibig sabihin, ano minimum maximum? Ibig sabihin, average. Average monthly. Po, let's say... active ka ba? Ako po hindi po, nakikita ko lang po yun sa mga... Average mo magkano? Sinasabi po nila around 10,000. Okay na. A month? Yes. Talaga? Pinaka-minimum po nila yun. Nakaupo ka lang tapos naglalaro ka pa? Naglalaro ka lang po. Masaya ka pa? Ano ba tayo partner, pwede tayo sa Bigo Live. Tapos pag-uusapan namin tungkol sa pamilya. Sa business, pero naka-skimpy clothing tayo. Hindi, ikaw lang. Kala ko naka-brief ka eh. Anyway, you are listening to the In the Heart of Business. Eh, pero ang galing nito mga bata. Meron pa sinasabi si Bono na nagbebenta siya ng mga skins. Ano naman yung binibenta mo? Through ano naman po yun, through online, parang buy and sell po ng account. Kumbaga, kunyari, may account po na ganito kadami yung skin. Mm-mm. Ano po yun, pwede mo po mabenta ng around siguro 5,000 up.
Ano yung skin? Parang feel, ano, filter? Ano po, ako ng mga character. Background. Ah, mga, damit ano nila, po, parang ganon. Ano po nila, ganon. Ay, for Diyos gamers. Ko. Damit lang na digital, binibenta ng 5,000, oh, partner. Iba ngayon. Appreciation po okay. Yun ng parang, mga gamers. Opo, parang mangyari po, nun, kunyari, mabibili mo siya ng 3K, pwede mo po siya mabenta ng 5K. Ah, kasi dadagdaga po, mo na lang. Parang depende pa rin po sa skin eh, kung ano po siya valuable, kung mataas po yung value niya. Mm-mm. Pwede mo pa pong mabenta ng mas mataas. Talaga? Kito mo mga nakaupo lang to, nag-e-enjoy partner pagkatapos kumikita ng malaki. Hindi, dami pati mga bata. Minsan mga bata lang, ipoproto yung santoy. Bata, mm-mm, bata rin nakikinig eh. Oo. Kasi ako may apo ko. Ayun, may mga, ang galing ng digital media ngayon, pero no? The best number one yung Frozen eh. Oo. Let it go. Kaya dito sa ano, sa Mobile Legend, pag sinabi na let it go, darating na yung pera nila, ay, ng ganun. Stars. So, oy, teka, paano naman yung stars? Paano? Convert, may ano yung convertible yun sa currency. Hindi, ikaw, kung kunyari ikaw magbibigay ng stars, paano mo binabayaran yung stars na yun? Hindi, dapat meron G-cash. Ka naman. G-cash. Dapat may laman. Laman ka. Binibili mo yung stars. So, through GCash. So, Subukan mong bumili, partner, sa Bigo Live. Ayo, ikaw magpapaka, ano? Ikaw magpapalabas? Ayan, so ang dami natin natutunan bigla dito sa mga batang ito, ha? Mga entrepreneur, mga gamers, tapos entrepreneur. Ah, hindi ko na pala kailangan bigyan to ng allowance. Dapat hindi. Ibigay mo na lang sa mga katulad namin. Okay. Senior citizen na hindi marunong mag Mobile Legends. Grabe ha, partner. 40 days before Christmas. Yes! Oo, 40 days na lang. Kaya tanungin natin yung ating mga listeners. What do you expect this Christmas? Yes, yeah. Ano ang gusto nyo rin, diba? Ano yung diba? Gusto nyo matanggap? Anong gusto nyo ibigay? Ganun. Yeah. Oo. Anyway, 1:30 na po in the afternoon. Pwede kayong sumagot ha, dito sa ibinigay na katanungan na ating partner Lito. Mm-hmm. What do you expect this coming Christmas? Ano ang inyong inaasahan na mangyayari? At ano rin yung inaasahan yung regalo? Ano yung Are gusto nyo? Are you hopeful this Christmas because of the opening of the economy? Mm-hmm. Do you see fresh challenges awaiting your lives? Mm-hmm. Ano ba itong mga Mobile Legends na ito? Siyempre, galing nila. Ano ba inaasahan nyo? Yung Dota kasi wala nang laos na yun. No? Wala nang Dota yung ba? Mobile Legends pa? Kasi ang dami yung naglalaro. Oo nga. Yung magsasacrifice ka, papakamatay yung ano para matalo. So yung iba gusto lang nila manood, ayaw nila maglaro? Hindi kasi naka big TV. Mm-mm. Yung naka-project. Pero hindi ba ito na nawawalan tuloy ng gana ang mga bata na mag-aral o kaya magtrabaho sa isang sila. Tanayin nga natin kumpanya. Sila. Oo. 9 times 7. Okay, tama, hindi nila alam. Yan. Oo. Easy. Hindi nila alam kasi kaya naka-rely sila sa sa calculator. Oo. Sa utak lang, ano lang yung dati, ano kabisado natin multiplication table eh. Oh, kita mo, 9 times 7, nahuli na sila. Yan ang sinasabi ko. That is the problem we now are facing. Mm-mm. With education. Mm-hmm. Marami ngayon yung ang kanilang utak at ang isip, nasa 10-second segment lang eh. Mm-mm. If you do not interest them for the first 10 seconds, they will leave you, i-swap nila, pabalik, ano, parang ganun. Mm-mm. Parang Bigo Live din. Ako, swipe lang na swipe. Ano ba yung Bigo Live na yan? Ano ba yan? Alam nyo ba yan kung ano? Parang nanalive po dun eh, mga nagla-live din po. Nagla-live pero nakahubad. Hindi naman, skin peek. Ay, okay. Parang, meron, parang may company rin po kasi yun. Oo. Nag-ooperate. May mga empleyado rin po silang mga nagla-live. Ah, ganun. Ah, so kung pumuporsyento lang pala sila, hindi naman pala ano, hindi sila parang mag-isang parang negosyo nila. Halimbawa, yung Bigo Live, narinig ko ha, sa mga kaibigan ko, yung Bigo Live sa Pilipinas, medyo hindi masyadong ano. Ang maganda ngayon, Vietnam, Indonesia. Ah, so iyan eh, international pala yan. Medyo bold ng konti. Oh. Sabi ng mga bata eh. Ah, ganun. App ba yan? App? Oh. Tingin ka, Bigo ka mo, B-I-G-O. Teka nga, inahanap ko nga eh. B-I-G-O, parang bigo.
B-I-G-O. Oo, kala ko Vigo. So, bigo. Pero hindi ka bigo. Marami nanonood dyan yun. Diba, nasa... Naliligo sila, nanonood din naman. Pati yung paliligo nila live. Actually, dun po yung mga fans or yung mga viewers dun natutuwa pag ginagawa mo yung gusto nilang sinasabi. Ah, so inuutusan ka? Opo. Pagkatapos, dun ka babayaran ng mga stars? Anayate. Parang, kaya mo bang gawin to for 10,000? Mga ganun. Ah, okay. May mga challenge. Yeah, oh, oh, ayan. Akin ako, chinachallenge ako. Ayoko eh. Alam mo, yung kasi mga... Kasi 100 pesos lang eh. Hindi, pero yung mga ganyan, pansamantala lang yan, di ba? Paano kung tumanda ka na, may manonood pa ba sa'yo maligo? Ah, meron. Ah, meron pa rin. Subukan mo. Makita nila lahat na kulubot mo. Kita mo si Red Bella Mala. Baka manood na dyan. Nanonood dyan, Bigo. Ay, gano'n. Nakita ko. Yung potential namin dito. Na sa kanya dito. Ka natuto, bale. Oo. Hindi ko alam yan. Nakita ko lang. Ano ba yan ka? Kung nagtanong ako. Oo, gano'n. Sinabi sa Bigo. Tapos tinuruan niya ako. Tapos, nakiano ka na. Naglagay ka na ng Gcash. Ayoko. Wala akong app. Ano? Wala ako sa'yo. Oo. Maa-addict ka dyan eh. Parang sa sabong. Online sabong. Diba? Ang dami na addict for some time. Online sabong. Diba? At least yung online sabong, kagandahan kasi noon, 50% chance eh. Kasi, isang manok sa kabila. At saka kikita ka. Yung, hindi yung ano, hindi yung ikaw ang nagbibigay. Pwede nag-enjoy ka na. Pwede kang kumita. Eh, kasi, kwan na, yung ang hanap ng tao na just to, yung dopamine level mag-increase. To have fun. Talo Mobile Legends, habang nananalo ka, sige. Oo. Kaya marami, alas 12 na, alas 12 na, hindi pala tutulog. Alauna. Nako. Sino kaya yun? Ako naman yung lalo kasi yung Scrabble. Ang lalo ko, Scrabble. Yung World Feud, mga ganun. No? World Wars, yan, Scrabble. No? Ayun, okay. Anyway, o kayo, ano ang inyong masasabi? Ano bang ginagawa nyo ngayon sa digital world para kumita? At saka ano yung mga aspirations nyo? Yun yung ating iniintay. Eh. Ano ang mga inaasahan nyo sa darating mga bisita na Pasko? What do you expect this Christmas? So, yeah. What do you want to have? What do you want to give? What do you want to receive? Yeah. Sige, tarihin natin sila. Okay. Oo. Mobile Legend 1. Si Bono. Ako po, syempre, lahat po, yung family po, good health. May asawa ka na. Wala po naman ako po. Mukha pa may asawa? Hindi ka sabi ya, family. Ah, okay. Hindi, maano yan sa ano niya, sa pamilya naman, niya. Ganun din po sa family din po na maging... Gumagaya ka naman eh. Dapat yung original. Ano talaga daw gusto mo? Ano talaga gusto mo? Hindi po kasi yung wish ko na maging okay na yung family namin. Na si Lola po, ganun. Gumaling na si Lola niya. Hindi, di ba ang na-operahan ng nanay ko? Lola nila yun yung nanay ko. Oo, na-operahan siya. So, siyempre, pag gumaling na siya, yung perang papunta ron, sa inyo na ito. Diba? Magaling kayo. Oy, Preslin Cruz Garcia. Hello, magandang hapon sa iyo. Nanonood din si Maria May de la Peña Absalon na nasa Tinukan habang nasa biyahe ngayong araw na ito, sabi niya. Happy trip. Rhoda Martinez na pa siya. Good afternoon po, watching from Hong Kong. Salamat daw sa tulong. Kumusta na kayo dyan? Okay na ba kayo? Kasi sa Tinukan, partner, sumakitan siya ng mga tao. Nakainom sila ng tubig na hindi nila alam kung galing sa poso yung maruming tubig. Kasi poso yung ginagamit nila sa pagluluto, sa pag-inom. May batang namatay na parang 14 years old, May? Yung namatay na bata. Na ang ginawa niya kasi, phoenix niya yata yung isang hose na galing sa bukal. Sinipsip niya para ma-fix. Pagkatapos, umiinom din kasi siya sa poso. Tapos ang dami ng mga taong nagsakitan din ang tiyan. Kasi pagkaganyan na galing sa poso, at least mga 20 minutes natang kumukulo. Pakuluan, hindi pwede na parang diretso, inumin mo na ka. God. Okay na raw sila doon sa Tinukan. Uy, salamat naman. Thank you. Na masakitain yung mga tiyan. Maganda yung inyong Pasko. 40 days na lang before Christmas. Yes. Kaya huwag na kayinom ulit doon sa poso, ha? Anong pangarap mo, May? Para meron tayong... What do you expect to receive from in the heart of business, Maru, Pahati, Sarney? Sa akin, si Max Alvarez din ng Palawan. Nanonood din siya ngayon. Hi, hello, yan, Max. Ang Palawan, yung underground
na ano na river. Cave o yung underground river, at saka yung lawa roon na pinupuntahan ng napakaraming tao na maganda, yung mga rock formation, napili yan ng isang magazine sa UK. Wow. Bilang best destination. Ano, marami naman pupuntahan dito. Oo nga. That is what we need, eh, tourists. No? Mm-mm. Si RG Chell din, nanonood mula sa China. Ay, RG Chell. Oo. At, Chinese na siya, di ba? Oo, sabi, Chinese na siya. Ang gwapo mo raw. Oh. Uy, grabe naman. Ano ba yan? Pinag-uusapan natin, business, gwapo na punta. Eh. Ay, RG Chell. Siguro kamag-anak kita. Bakit? Ay, kagwapo rin. Nagagwapo ang kasa sa'yo. Ah, Miss Josie Palasigi, your sister. Hello, oy, hello. Hi, Miss Josie Palasigi from Canada. Andito pa siya. Andito. Ayan. Nagpapamudmud ng mga, ano niya, yung mga... Pamigay ngayong Pasko. Oh. Ang aga naman ng Pasko. Hindi, kasi siya mabait. Alam mo, may ganyan eh. Mm-mm. May tinatawag sila na retail therapy. Yung pang... Bili ng bili. Na-stress ka. So, bili ka ng bili, ng bili. Diba, ito t-shirt ko, bili niya ito. Talaga? Gusto ko naman. Basta, kaya bili ka lang ng bili, bigay lang ng bigay. Oo. Ayan. Hindi kasi pag ano naman, di ba? Okay na. Kaya pala hindi ka na bumibili ng mga shirts. Na, so, na lahat. At ang ganda ng iyong mga suot. Sweeten na kasi kanyang pamilya, mga anak niya, okay na lahat. Ayos na. Kaya ang ginagawa nila niya, yung sobra niyang konti, na ipamumulod doon sa mga nangangailangan. Oo, alam mo may ganun eh, yung kasiyahan nila. Ngailangan, ha? Yung kasiyahan nila na nag-iipon sila pangbigay, pambalikbayan box. Iba. Oo, pagkatapos ipamimigay nila sa mga masisiyahan doon sa kanilang pamigay. So, siguro yun na lang wish ko. Ang wish ko magkaroon ako ng isang malaking balikbayan box na puno ng laman. Ayan mo, yung isang balikbayan box doon na walang laman. Oo, ibibigay mo sa akin. Mga ano, itlog. Iba, yung mga ano, iba-iba. Yung bang ano, yung halimbawa, balloon, malaki yun eh, di ba? Puno para na. Sa makop na, puno na agad. Ang gaang-gaang ngayon pala, puro balloon. Domingo Pando, mukhang nagpapayate ka na naman sa Bigo, Sir Lito ah. Oy, Domingo, ikaw lang yun ah. Si Roda Martinez na pa siya. Ang sarap ng tunog ng tawa niyo, ma'am. Salamat po. Kailangan happy tayo palagi. Alam niyo ba't maganda ang tunog ng... kasi nung nagpaayos ng buhok si Maru, nakita na mister niya. Oh. Wow. Naalala niya nung una sila nagliligawan. Ay, ganun ba? Kaya yan. Ang masaya siya lagi. Oh, okay. Alam mo, parang halaman yan. Pag nadidiligan araw-araw, oh. Masaya. Talaga ba? Pamangkin ko, nagtatawanan ikaw talaga. Parang mabay. Si Emilio Carlit, nanonood din ngayon mula sa Tagbilaran City. Uy, Tagbilaran. Emilio Carlit, kamusta dyan? Ganda sa Tagbilaran. Oo nga. Nakapunta ko dyan sa Inamorata. Si Leticia Tariela Villaluz naman, nice watching both of you from Centro Kalinga, wow, Sped Center. Dito yung mga tumutulog yan. Centro Kalinga. Dito yata yan sa Taguig, tama sa ba? Taguig, oh, sa Taguig sila. And si Jack Jordan, hi po, hello po, good afternoon. Good day pala, mabuhay po kayo. Malapit na po ang Pasko, ma'am, sir. Kaya, Ninang at Ninong, ma'am, sir. Thank you a lot, ma'am, sir. Oh. Ninang at Ninong ay, po. Ay, padala mo yung iyong address at papadala ni Maru. Ingat po kayo, may virus pa. Kaya use your mask, your face mask for your protection. Wow. Ayan. Si Emma Redaha, magandang Martes ng hapon, Ma'am Maru at Sir Lito. Sweldo day, stay safe, God bless. Mula sa Malolos, Bulacan. Oo nga pala, no? November 15 ngayon. Oh, sweldo na pala. Oo. What is sweldo? Ano yun? Anyway, ngayon, ito, may yan nagsasabi. Oh, apat na pong araw na lang, Pasko na. Oo nga, Emma Redaha, ano daw ang gusto mo sa darating na Pasko? Hindi naman namin igagrant, pero malay mo, kapag sinabi mo rito, may makarinig, di ba? At magbigay ng iyong pangarap ngayong Pasko. Ako, partner, parang hindi na ako masyadong naghahanap ng material, eh. Parang ano lang, just be hopeful. Just be kind. Basta yung magkakasama kayo. At saka, yun nga, syempre, pangarap ko rin. At masaya ka dahil, nagbago yung tingin ng ano ba? Ang nanay ko lang, ang gusto ko makalakad na. Yun lang yung talagang wish namin. Lahat kami, yan ang wish namin. Na makalakad na si mama. Ba't yun ang... sa Mobile Legends? Bigyan niya ng mga paa.
Bigyan ng paas. Legends, may mga armas eh. Kung ano-ano. Merong invisible. Para bang ano? Parang sana nga, no, nasa ano ka na lang, digital world, di ba? Para lahat ng pangarap mo, ang daling mangyari, di ba? Wala namang ano, mahirap naman yun. Oh. Iba rin eh, kasi sometimes... Kailangan may challenges pa rin ang buhay. Oo. Importante kasi yung bang... Ganyan, nandiyan na ka. Sa isang isap mata, yung hinihiling ay nandiyan na. Dumating parang ba sa iyo yun? Ay... Yung ka parang sa isang kisap mata, sa isang flick of the finger, dumating yung lahat ng mga gusto mo. Nangyari na sa buhay mo yun. Oo, oo. Mm-hmm. Tapos nagising ako. Nagising ka? So nananaginip ka lang pala. Oo. Oh. Ang sarap siguro. Pero si Fred Belamala, lako. Ah. Bigo Live. Ah, lang talaga? Nagbibigay. Baka marinig no misis niya. Ito mga bata rin eh. Alam din nila yung Bigo Live. Ah, talaga? Oh, nagulat nga ako eh. Oh, nagtatawanan siguro eh. Siguro pagka may pera sila, pupunta sa Bigo Live sila naman ang babayan. Eh, ano naman yung mga Kumu, ganyan, kung ano-ano pa. Parang ganun din. Application lang. Ah, okay. Pero so, ibig sabihin nito, yung mga tao nandyan, mga ordinary people lang yan. Hindi sila yung parang ginawang artista. Yung pang nagkakaroon sila lang, ano eh, parang... ano din, excitement. Oo. Parang, yung may tawag sila nun, nakalimutan ko yung English. By, ano, yung, hindi siya experience, pero para na-experience din nila yung gusto nila through you. Oo nga. Oo. Pero alam mo, nakakapagtaka ngayon, ang mga bata, eh, parang hindi na sila nahihiya, no? Yung hindi katulad dati, parang pipilitin mo pa yan para mag-perform sa school, di ba? Yung aayain mo pa, galit na galit ka na, ayaw pa rin kumanta, ayaw pa rin sumayaw, pero ngayon, kahit hindi marunong, aray ko, kahit hindi kasi marunong. Kasi nasa ano yung TikTok, oo, eh, ang dami. Oo nga. Ako, napasaya ako. At kahit mabash. Talaga? Kanirong TikTok yan. Ewan ko, basta yan ako TikTok. Meron ako TikTok na sa TikTok. Ah, may TikTok ka pa? Oo, nag-TikTok ako. Masama kasi. Pero masaya kasi ngayon. Sa TikTok ba binibigyan din ng stars yun? Meron din ganun. Wala eh. Parang views. Parang tanong ko eh. Alam mo, ang views ko lang, umabot lang ako ng 180 eh. Oo, kita mo yan. Oo, pero first day, 38. Tapos nakita nung nakita nila, wala naman akong sayaw. Nabisit. Sinabi nila, unfollow. Yung ano na lang yung sa akin, in my case, yung mga, yung digital na ganyan eh, para lang sumaya konti. Oo na, nga. Magkaroon ng extra. Oo. No? Yun. Kaya lang, yung nga, sa sobrang dami rin kasi ng mga nagpe-perform, ng mga gumagawa niyan, ang dami nag-lalaban-laban din para sa atensyon pero ng mga rin, tao. Pero iba pa rin, iba pa rin. Over the weekend, nandun ako sa Legazpi City, then the Naga City. Iba. Mm-hmm. Sa Naga City, gustong-gusto kasi yung isang simbahan, first nakita ko. Kasi pagka nakapunta ka sa simbahan, your first time, mm-hmm. you can ano have first 3 wishes eh. Mm-hmm. You can ask for 3 wishes. Then dasal nga. Eh, yung ano, kinunan akong litrato, nakatalik. Oo nga, nagdadasal ka. Oo. kasi ganyan eh. Alam mo, sometimes you have to bend your knees, mm-hmm. then seek. Doon ka na humiling. Sa Diyos ka na mismo humiling. Si Alcantara Robert, Merry Christmas po. Watching here from Singapore. Wow, Singapore. Galing. Siguro ang wish ni Robert makauwi dito sa Pilipinas for Christmas. Oo. Ng mga OFWs natin. Alam ko sa Singapore, ano, open na sila. Yung mga immigrants na, yan ang kanilang pangarap, no? Na dito sa Pilipinas magpasko. Kasi iba pa rin talaga. Iba. Ang Paskong Pilipino. Ang Paskong Pilipino. Iba, saya. Malagi totoo. Masaya. Kaya nga nung last year na, sabi nila, huwag ka muna umuwi. Pagtapos na lang ng Pasko. Sabi ko, naku, iba talaga ang Pasko sa Pilipinas. Sabi ko, magagalit sa akin yung pamilya ko. Masaya. Oo, iba yung pagsama-sama talaga. Iba sa atin. Oo. Okay, ang sabi ni RG Chell, ako po, ang wish ko, matanggap na namin ang full refund dun sa bahay daw. Ang kanyang binili. At imagine, health family ko. Uy, RG, huwag ka mag-alala kasi may nakausap ako mula sa, na meron siyang connection sa DHSUD. At very very soon i-arrange natin na maging guest natin itong official na ito para maipaliwanag yung inyong kaso at at saka ano yung proseso na dapat yung gampanan para makuha ninyo yung pera nyo, di ba?
Okay, sabi pa ni RG Chell, mabuti pa dyan sa Pilipinas, mayroong 13th month pay at bonus. Sa ibang bansa, wala nung ganun. Totoo, sa US, wala, hindi uso sa kanila yan, yung mga 13th month pay. Pero nagbibigay ng bonus yung ibang mga boss. At ngayong hindi, araw na ngayon, ito. Remember, nagkaroon tayo ng pandemic eh. Ang daming nabagsak na negosyo. Mm-mm. So, siguro minsan, employees should be considerate. Yes, yes. To know beforehand na hindi sila pwedeng humingi kaagad ng extra kasi nahirapan ng dalawang taon. Imagine so, yung mga taon, employer and they nila. Were carried, ha? Binigyan sila ng trabaho. Totoo. Iba yun eh. Oh, maraming mga kumpanya ngayon talagang nahirapan yung last 2 years. Totoo. Kaya ngayon na medyo gumaganda na, hindi ka naman pwedeng umasa na bigyan ka na kagad. Because pabawiin mo muna rin yung kumpanya mo. Ang pinaka-importante ngayon, may trabaho tayo. At tuloy-tuloy yung ating trabaho. And hopefully talagang totally makaalis na tayo dito sa indulto na ito. Kasama na yung pagtaas ng inflation rate. Okay, anyway, mag-break muna tayo. In the heart of business. Okay, balik po tayo dito sa In the Heart of Business. Ako po si Maru Pahatisan with my partner. At ako po si Lito Gagnet. Partner, gusto kong batiin, listening in now. Yes. Si Pastor Lino Insyong. Hello, Junior. Pastor Lino. Hi, Lino. Maganda. Ayun, sabi ko nga sa kanya, itutuloy na namin next week yung punta sa Dinalupian, either week next week or week after next. At ako, nakaipon na ako ng sapat para dun sa konti namin na project, negosyo, goat farming. Wow. Saka yung magtatanim kami ng masarap yan, bamboo. Goat. Kami magtatanim. Goat cheese yan. Para pumayat ang aking katawan. Sama naman ako dyan, pero hindi, manonood lang kami. Sige, at ibibigo live namin ko. Para kumita naman kami. Ibibenta namin yung inyong video. Nandiyan dyan si Pai, nakikinig. Kasi may stock market, medyo maganda naman ngayon. Oo, sabi ni Robert Alcantara, how I wish I could celebrate Christmas in the Philippines. Yes. Iba ang Pasko sa Pinas kasi nasa Singapore si siya. Yes, that's true, Robert. Oo. Si Rick Abalos Ramos naman, ang una niyang wish, magkaroon siya ng gift sa November 18, Friday, kasi yan ang kanyang birthday. Happy birthday, Nick. 67 years old na si Rick Abalos Ramos. Oo. 67 na siya. Oo. Alam mo, dati si Rick, siya ang tagakuha ng litrato namin dito sa DWIZ. Para siyang Rudy Esperas. Pero yun yung nag-uumpisa ang IZ 1991 at hindi namin siya binabayaran, ha. Talagang parang talaga kasiyahan lang niya. Oo, kasiyahan niya. At nagtrabaho din siya na siyata sa PNP if I'm not mistaken. Naging volunteer din namin siya dito sa DWIZ, accredited volunteer. Sabi ng dalawa, lalabas daw sila, kaya hindi pwede. Oo nga, bawal, nakalak na yan. Mukhang manonood ng Bigo Live. Oo nga, siguro nga na paano tuloy na inspire na manood na. Anyway, ayos. Oy, yun na. Oy, Lino, ha? Oy, pero mundo, na, savings. Umakit na raw ang populasyon ng buong mundo sa 8 billion. Ngayong ngayong alam November 15. Ano yun, pag iniginilid mo, infinity. Oo. Pero napansin ng Pilipinas na dito raw sa atin, bumababa naman yung bilang ng nanganganak. Hindi, kasi nga yun na. Mm-mm. Yung marami nang natatakot ng mga anak. Kasi ewan ko pa ngayon kung bakit dati, yung panganganak, yung halimbawa, normal ka, normal. Mm-mm. Yung mga doktora ngayon, kahit normal ka, bibiyakin ka eh. Sesaryan para malaki gasto. Hindi naman kasi siguro. Ganyan sabi sa akin. Kayo ba gusto nyo magkaanak, kayong dalawa? Gusto nyo ba? Wala pa po sa plano. Wala pa sa plano. Bakit? Ano po? Kailangan mag-ipon muna. Yes po. Oo. Sobrang... Wala pa sa tamang edad. Ba't mga ilang taon na kayo ngayon? 24 po. Ah, ikaw? 24. Ah, 24. Sa pagkailan ba kayo? Alam nyo kailangan, mas ano? Mas maranda po. Okay. Hindi, kailangan pag mag-asawa ko yung 50 na. Ayun. Ganon? Kasi para ma-enjoy nyo yung buhay nyo. Baka wala nang similya yun. Ganon? Hindi naman nila ginagamit. Sa Mobile Legend lang na ginagamit ang puputok nila. Ay, ganon? Ano ba yan? Ayan. So, hindi. Yun nga, ang mga kabataan nila. 24 years old, ha? Oo. Yes po.
Hindi, ngayon bata ang kabataan pa. Ngayon kasi iniisip nila ngayon. Unang-una, tinitingnan nila kagad kung kaya ba. Hindi sila na eh, hindi, takot silang pumalaot. Mm-mm. Sa isang... So pareho ang lalaki at babae. Medyo takot ngayon. Takot, oo, hindi, kasi hindi gusto nila, nandiyan na muna yung perang naipon nila. Mm-mm. Bago sila, yung mag ano, even yung mga ibang married, mm-mm, ayaw na nilang mag-anak muna dahil nga mahirap. Mm-mm. Yung ibang may anak, ayaw nilang dagdagan muna dahil nga nakikita nila yung taas ng gastos. Oo. Hindi katulad natin, mapusok. Noon, oo nga eh. Tira ng tira. Yung ibig sabihin niya, sige, gulan lang. Ilang taon ka ba nag-asawa? No, nag-asawa 27. Ka? Oh. Medyo may edad ka na rin konti. Oh, 27. Kaya tatlong taon pa lang mag-aasawa na kayo niyan. Oo. Tatlong taon na lang. Pag natagpuan na rin the right one. Kasi kaila ang hinahanap din nyo, di ba, sa partner nyo, yung parang matatag na rin siya. Yes. Yung... Hindi, palagi ko sila, dahil mahilisan sila sa Mobile Legends. Oh. Ang hanapin nila, yung babae, mas magaling sa kanila. Magaling sa Mobile Legends? Oo, di ba? Nakaka-meet din ba kayo ng mga kakilala dun sa Mobile Legends? Hindi naman. So walang eyeball-eyeball dyan? Wala po. Pero may iba po, siguro. Yung iba po dun na player. Hindi po mahanap ng... Magiging girlfriend, boyfriend nila. Hindi sila, ano sila eh, sa Tinder. Swipe na swipe. Nila, kaya, swipe pag gusto nila, kanan. Ako po sa church. Wow, sa church, di ba? Ah, church daw, nakakuha. Ah, sa church ka nakakuha? Hindi, gusto ko po. Ah, gusto lang niya. Hindi, ah, pero may nakuha na. Magiging yung pari ka. Hindi po. Gusto niya madre. Hindi, yung mga ideal girl. Gusto, yun ang ideal girl, yung church goer. Ah, ideal girl niya, yung lagi nasa church. Oo, oh, nasa simbahan. Oh, si sister yun. Eh, Kabono, anong ideal girl mo? Yung disente lang po. Basta disente. Hindi. May respeto yun. May respeto. Mm-hmm. So, paano malalaman kung disente yung tao? May takot po sa Diyos, mapagmahal sa pamilya. Mm-hmm. Ah, yun. Family-oriented. At saka hindi naka-skimpy clothing. Hindi rin. Wala sa Bigo. Wala rin sa Bigo. O, yan. O, paano kayo seseryosohin? Kung nasa Bigo pala kayo. Ayaw nyo nung nasa Bigo, kumikita malaki. Preference ng mga tao. Pwede na kayong matulong. So, pag alam mo ha, nagbago na ngayon ha. Oo, lahat nga. Nagbago na. Nung araw, pag pumunta ka sa beer house dyan sa Cubao, sa Alibangbang. Yung mga babae, naka-short-short. Oo. Tapos sa saseo-seo, pawis na pawis. Ag-go-go. Yun na, happy na kami. Ganun na ganun yun. Happy ka na noon. Yun lang. Eh ngayon, wala eh. Paano na panop? Nawawala na yun. Natatalo pa na. Kaya hindi na maganda. Actually, ang point nandoon na sa TikTok, nandoon na sa Facebook, sa mga reels, di ba? Mm-hmm. Yung kung sumayaw sila, at saka yung magsuot na mga damit na talagang halos luwa na yung kanilang kaluluwa. So, ayoko yung ganun. Ayoko parang ano, pamigay na lang. Parang, kaya ako, ako nagpupunta ako sa Bigo partner, tinitingnan ko yung walang ano, yung nakadamit talaga. Yung wala talaga nakikita eh. Pero tinitingnan ko lang yung ganun. Ah, so dinadaanan mo lang dinadaanan yung mga... Dinadaanan mo lang. Oo, hindi nakadamit. Pagka nakadamit yan, bibigyan ko lang yate. Oh, okay. Okay, baro ko. Oo. Lalo na kung naka-Maria Clara outfit. Yan. Parang sa kanya, pamangkin mo. Oo. Sabi ni RG Jell, wag daw mapili. Basta masipag, mapagmahal sa Diyos at mabait. Yan, oo. Oh. Yun daw sabi ni RG Jell. Si Federico Punzalan kaya, namimili pa rin. Hindi na, nakapili na. Alam mo kasi, mga, sa mga lalaki kasi, hindi kami masalita. Ah, okay. Hindi niyo sila sasabihin. Nanonood sa Bulacan si Federico Punzalan. Basta si Federico Punzalan, idol yan. Oo. Nang marami. Oh, hindi naniniwala sa'yo si RG Chell. Sa mga sinasabi mo. Lahat daw na sinasabi mo, hindi niya pinaniniwalaan. Na ikaw i-swipe lang ng swipe sa Bigo Live at hinahanap mo yung nakadamit. Talaga, tinitingnan ko. Kasi kailangan gusto ko yung kakaiba eh. Ah, okay. Oo, kasi parang nakakasawa na, no? Na nakikita mo kung ano-ano lang. So, kailangan yung kakaiba ang makita mo naman. Ganyan pala, pagka ikaw pala ay 72, 72, katulad ko. Eh, kwan, hindi na Mobile Legend ang hanap mo. Bigo Legend na. Anyway. Oh, teka, yung stock market natin, kumusta? Tumaas na kanina, ewan ko ngayon.
Baka maganda naman, maganda naman. Sige nga, i-check siguro natin. Siguro nakaroon ng baka profit-taking. Oo. O pero alam mo, marami pa rin ang talagang bumibili sa stock market, no? Sa kabila ng unusual itong mga panahon na ito, bumabaksak ang merkado, ang taas ng ating dolyar laban sa piso. Pero ang mga tao ay patuloy na naniniwala. Na, kasi yan nga. Kasi Pasko, partner. Alam mo, yung bang papalapit na Pasko, ibibigay yan ng kakaibang ano eh, kakaibang pintig sa ating puso, kakaibang siklab ng ating damdamin. Iba eh. Yung paggunita sa Pasko, yung yugto ng iyong buhay na ang ikaw ay namamasko, kakatulad namin nun. Kami, alam mo, nagkakaroon din kami nung araw. Ano pa eh, yung inaayos namin yung tansan, tapos ilalagay, lalagyan ng butas, magiging ano yan eh. Para tumunog. Para tumunog. Nung araw, ganun. Mm-mm. Saka kumakanta kami talaga. At saka nakukompleto namin kanta. Kita mo ngayon yung mga bata, Pasko na, ganun. Hindi nila makompleto yung kanta ng Pasko. Eh, kasi pagka nung araw, last year, pag kami kumakanta sa bahay, lumalabas ako, pinapakanta ko ng buo. Hindi nila nabubuo eh. So alam nila yung pisa lang. Eh kasi alam nila bibigyan na sila kagad eh. Kaya kasi bigyan sila. Ibig sabihin, the spirit. Wala na tuloy, parang wala na. Pasko na naman. Hindi katulad ni Argy Chel. Yan si Argy Chel, talagang ano yan, kumakanta yan. Okay. Chinacheck ko itong ano, yung ating latest sa ating stock market. Ang ating piso po kahapon nagsara sa 57 pesos and 28 centavos. So, talagang lumalaban pa rin yung ating piso. Pero sa darating na Thursday, baka itaas sa 75 basis points ang interest rate na naman, no? Para ma-curb daw ang inflation. Sa ngayon po, ang ating stock market up naman ng 32.79 points, nag-close sa 6,387.55. The market is trying to pierce the resistance level. Mm-hmm. Ang resistance level is at 6,400. Ang support is at 6,300. Pagka lumusot, maba ng 6,300, medyo mas mababa pa. Pag lumusot, pataas, maasahan nyo, ganda. Tama-tama, kasi Pasko, tinatawag nila yung Christmas phenomenon, New Year, ano, maganda yan para sa lahat. Oo. Kasi iba. Kahit na, alam mo, sa ating kasi mga Pilipino, mga pamilya, kahit na gumastos ka, kahit umutang ka, para maganda yung iyong ihanda, maganda yung mga, gastos nila yung bagong damit, pupunta sa simbahan, nakabagong damit, bagong sapatos. So, ayun. O, naalala ko nun, yung nanay ko nun, pag bibili ng sapatos, susukat mo, no? Gusto niya yung mauluwag ng konti para malalakihan mo. Law-law naman. Yung mga magulang natin. O, kasi iniisip nila para sa future, hindi ka na nila ibibili pa ng sapatos ngayon, na bago. Wala eh. Oh, ngayon, Mobile Legend na lang. Tapos. Eh kasi ang dali nilang kumita, bili rin ang bili ng mga gamit yung mga bata. Pero sabi ng Phil Stocks trade cautiously pa rin, the local market is currently seen to be riding on bullish momentum built upon the strong quarter 3 Philippine economic and corporate earnings growth and the slowdown in the U.S. inflation, which leads to the possibility of less aggressive rate hikes by the Fed. Chart-wise, the market is moving above its 10-day, 20-day, and 50-day exponential moving averages. Pero ang sabi nila, ang kanilang inirekomenda, GT Capital. Ito ang GT kanilang... Buka pa 400 plus na lang eh. 435 ata. Ayun. Eh, ito ang... Nirekomenda nila eh. Pero bakit hindi lumalabas kung magkano yung target GT price? Ayun, yung ang entry price daw, 420, target price is 551.88. 31.40% potential taas, upside. Taas. Bakit kaya? I don't know. Siguro anong meron Toyota kaya? Toyota up, Metrobank up. Yung mga ano nila, insurance nila. Oo, sa kabuuan naman, ang property lang ang down ngayong panahon na ito. Ang mga most active issues natin, SM, 862.50 na, 2050 ang itinaas niya. Uy, 862? 862 na. Wow. Magkano mo nabili? Below 800. Oo, diba? O, yan. Kaya nga, pag kunyari nakikita nyo na medyo bumabaksak doon sa original na price niya, nako, bili na kayo. Hindi, kasi ang nangyayari ngayon, pwede mo nabenta itong party. Foreign investors are picking SM. Kasi tingin nila, doon naka, ano eh,
sa retail, lalo na ngayon, Pasko na. Oo, di mag-shopping yung mga tao. Oo. Oo, eh, ang... Basta sabi ng aking broker, hintayin lang yung taas ang taas. Pagka medyo humina na, mm-mm, at napako na sa isang lugar, doon na namin ibebenta yung shares ko. Mm. At least mayroon akong pangkape sa Pasko. Kaya nga, pero lakal na lang itinaas, partner, kung kunyari, below 800 yung bili mo, oh, 862. Mm. Halos sa, ano na, 62 pesos na yung itinaas. Oh, ang Converge, tumaas ng 76 centavos, 1356 siya. Oh, hindi kalabog ng Converge. Oh, siya. Ang BDO, 133.80, down ng 30 centavos. Ang SEC, Semirara Mining, 3010, up ng 5 centavos. Ang ICT, 182.80, up ng 180. Ang Jollibee Foods ang bumaba. 245 siya ngayon, 280 po ang kanyang ibinaksak. Kaya... ang SM property ba ito o Prime Holdings? Prime Holdings. Oo, 35 pesos siya, down din ng 50 centavos. Ayan. So, ang Ayala Corporation po, 683, up po siya ng 12 pesos din. O, mataas din ang itinas po. Magsaksaka po yung Ayala. Mm-mm, ayan. So, kung kayo ay naghahanap ng inyong bibilin, ayan, yung mga binanggit po natin, maganda pong... pagtuunan nyo yan ng pansin. Okay. O, eto, sabi ni Richelle, sabi niya ang gusto raw niya sa Christmas ay ang bagong iPhone 14. Hmm? Grabe, ha? Ipon-ipon. So, gadget-gadget pa rin. Oo, gadget. Alam mo, yan pa rin naman ang gusto ng marami, na mga, ako, lalo na ng mga bata. Ako yan, ang ganda ng aking cellphone. Oo nga, ang ganda nga. Ah. Walang may ganyan. Oh. At dalawa yan. Oo, dalawa pa. Okay, tama yan. Ang yama mo, dalawa. Nokia ba yan? Nokia. Oo. Ilan taon na to? Kaya mahal na mahal ko. Iba yun. Paano ka nagzo-zoom? Meron kang pang-zoom? Meron kang pang-zoom naman. Akala ko yung pinang-zoom mo eh. Misa, pinang-zoom ko rin yan. Mga antigo. Bakit ang dami mong telepono? Isa-isa ba? Kay Aida, kay Lorna, tsaka kay Fe? Ay, di, wala. Hindi ko mga luma kasi. Alam mo kasi ako, yung ano ba, yung ano nakagawian ko na hawak-hawak. Hindi ko yan iniitsa. Ah, talaga? Ako'y talaga yung tinatago ko yan. Mm-mm. Adi, ang dami mo ng mga antigong mga gamit sa bahay. Pati coin. Mm-mm. So, may coin ako dito. 18th century. Magkano pa to? Ah, talaga? Oo, sinus... Akala ko bibigyan mo ako ng 2 piso. Meron ka dyan? Hindi ko na lang yun. Ayan, wow! 18, ano yan, Anong coin yan? Patingin, patingin. US, US coin? Hmm, da. Oo nga, no. Silver coin. Oo. Oh. Eh, ano pa ito si... Reyna ba ito? Liberty. Ah, si Liberty. Oo nga, oh, grabe. United States coin pala ito. Na, ano, asan nakalagay? 18, ano? 18? Ayun, 1890? Oh my goodness. Hindi kasi tinitingnan ko, baka mamaya. Tapos dala mo rin palagi? Dala ko kaya tinitingnan ko yung kasi yung mukhang ito. Ito yung gusto ko makita sa Bigo Live. Oo. Ano mga harap mo dun sa camera para makita ng mga ano natin. Ayan. Ayan. Oo, ayan, nakikita. Hindi masyado. Okay na nga. Okay na. Ayan. Okay. Ayan, oh. Si Liberty. 1890 po yan. Yung coin na yan, aray ko. 1890. Sabi siguro ng ano, social media, ang gulo nitong dalawang to, tayo nang tayo. Anyway, patawa na tawa tuloy si RG Chell. Ay, RG Chell. So, kung ano pinagagagawa niyong dalawa, sabi niya siguro. Masaya. Maganda yung ano, nag-iipon, numismatic ka ba? Hindi naman. Lang, yung mga nakasanayan ko lang. Mm-mm. Masarap talaga nag-iipon din ng mga luma. Lalo na nagbibigay sa iyo ng memorya eh. No. Yung kapag kunyari tinignan mo, parang naalala mo kung saan kayo una nagkita, di ba? O kaya kung ano yung ginagawa mo nung nakuha mo ito yung bagay na yun. Ito baka noon eh, nagkita kami nung araw no, ako'y noon pa. Oo nga, sa unang, yung sa unang lifetime mo pala. Reincarnation. Oo, kaya pala gustong-gusto mo itinatago yung 1890 na yan. No? Baka ibinigay yan sa'yo. No, unang pong kasintahan. Amerikano ka pala noon. Oo. Grabe, no? Kasi American yung ano mo. Kasi marunong mag-English. Amerikano rin pala tayo, Fred. Marunong tayo mag-English eh. Ah, si Fred, ano yan ha? Pagka nagpupunta ang Bingo Live, nag-English talaga siya.
para magkaintindihan sila nung bibigyan niya ng yate. O kaya pala ubos yung padala ni Mrs. ano. Sabi ni Mrs., "Aba, diyan pala napupuntan lahat ng padala ko diyan ah." Sino ba si Bigo na yan? Anyway, oh, ito ang pangarap daw niya ay magkaroon na sila ng bahay. Ayan, sabi ni Ana. Bahay ang alam mo. Ano yan? Ewan, Ana, nakalagay dito. Nagbigay na kanyang message sa atin direkta. Bahay daw, partner, bibigyan mo ba siya? Meron bang bahay sa Bigo Live? O yate lang? Hindi ko alam. Anyway, so mga kaibigan, bago tayo tuluyang magtapos, ang sabi nga po ay tumataas ng konti na naman ang kaso ng COVID-19. Ang figure po ay 43% higher than the infections na nakita po no October 31 to November 6. Bali yung bakuna as immunity. Dapat yung immunity mo yung nagkasakit eh. Mm-mm. Para talagang stronger. Oo. Eh pero bumaba naman yung mga namatay. 41 ang namatay mula October 31 to November 13. Pero alam mo, hindi naman talaga umaalis pa si COVID. Nandiyan pa rin. So iba yung pag-iingat po. Mamaya flu lang yan eh. No? Flu lang. Sinasabi na lang. Oh, eventually, magiging flu na nga lang yan. Anyway, oh, 158 na partner, siguro kailangan na tayong magpaalam. Uy, partner, no? Meron kang pimple. Ha? Nunal ko to. Nunal yan? Oo, ito ba? Oo. Bakit? Nunal brown eh. Oo. Eh, nagiging ano na siya, white. Ewan ko nga kung bakit nagwa-white eh. Nagiging transparent eh. Siguro kailangan patingnan ko na to. Anyway, paalam na po kami. Salamat ha sa lahat ng mga nanood at nakinig. Si Ate Liza Aquino rin nga pala, palaging nanonood at nakikinig sa atin. Thank you so much sa lahat ng iyong mga kaklase dyan sa Pangasinan. Yes, San Fabian. Yeah. San Fabian, Pangasinan. Sabi ni RG Chel, maraming ganyan ang tatay ko ng mga old coins, sir, dito. Uy, RG Chel, dali mo rito para ano. Pakita natin. Papalitan ko ng mga bahay-bahay na maliit. Oo. Rick Ramos, happy birthday to you. Happy birthday din sa aking classmate na si Grace Taka, Kapulong, at saka si Grace Ramos Bendel na nando naman sa Estados Unidos. Happy, wow. Happy birthday to you. At magbabalik po ako mamaya alas 7 hanggang alas 8 ng gabi sa Radyo Klinika sa DWIZ. Salamat Fred Belamala, Kena Maze, Micah, Yas. Sa ating social media, si Najam at Jello. Tagasulat natin. Abby, Ariam, Ma'am Judah. Ang ating news director, Judith Estrada Larino. Ako po si Maru Pahati Sarna with my partner. Ako po si Lito Gagni. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Susunod na si Miss Loli Acosta sa Sulong na Bayan. Bye! In the heart of business, isang oras na talakayang pangnegosyo ang nakasama nyo sa pananghalian. Mapapakinggan Martes, Huwebes at Biyernes dito lang sa DWIZ 882. In the heart of business.